Hello everyone, of course. This is your host, Nikki Pal. And in this video, guys, is dalawang araw na lang at matatapos na yung Ostern. So, syempre, Sunday ngayon, Ostern Day. So, may natatanggap tayo mga chocolates at mga, ano, mga galing sa mga itlog na yan. So, ayan guys, happy naman ako even though na marami tayong nararamdaman. Kasi, kung sa Pilipinas, ito yung pagkabuhay ng Panginoon. So, Ostern, Eastern, Holy Week, Ramadan. So, ito yung mga buwan na talagang Holy Week sa atin. No? Kahit sa mga Muslim, meron din silang tradisyon. So, dapat tayo magdasal sa Panginoon kasi siya lang talagang nakakaalam. Alam niyo naman guys, lahat tayo may mga pinaglalaban. Lahat tayo may mga na nararanasan sa buhay natin. Pero, God is good all the time. Because all the time, God is good. So, ayan guys, magiging positive lang tayo sa buhay natin. Alam niyo si host niyo, meron na akong sakit. May stage 3 na ako, na kidney stones, and kidney failure, and hypokalemia. But still, I still praise to God for everything. Kasi, hindi ako nagpapakita na may sakit ako. Ang ganda lang dami to. No, hanggang tingin na lang. So, ayan guys, bago ako pumasok sa trabaho ko, is iikutin ko muna kayo kasi may oras pa naman ako eh. So, may oras pa ako lumayas-layas at umikot-ikot para ipakita ulit yung lugar na kung saan, ito lang yung maliit na lugar ng tawag nito ng Rostock. So, syempre, tataas ako pero bababa ako. Ikot-ikot lang. Ayun guys. Iikot muna ako. Ishabin oxide. may ano pa ako guys. So, ikot-ikot muna ako kayo kasi ando yung mga kasama ko. Iikot muna ako kayo. So, ayan. Meron tayong mga ano dito. Siyempre, babalik na ako doon. So, ito yung stand namin. So, ich habe noch Zeit, ja? Wie Zeit? Du bist 2 Stunden zu spät, oder 2,5. My God, ich mach meine Vlog in YouTube. Welcome to my YouTube channel in this video, guys. So, ayan, guys. Ayan, nakita nyo yung mga trabaho. Ayan, trabaho ko na yan. Kausap ko pa yung amo ko. So, dito, pupunta tayo sa Rostock Galleria. Ito yung penthouse. No, di ba, bongga? Sabi ko sa boss ko, kamaingay, sir, kasi nga may trabaho. Wala pa namin pasok ko. So, ayan. Ito yung mga lugar na kung saan. Kung pupunta kayo sa Rostock, ito yung mapupuntahan ninyo. So, meron kayong nakitaan ganyan. Penthouse. And of course, nandito yung magugulo. May mga lugar na talagang napakaganda. Masasabi mo talagang very, very nice. So, ayun. Pakita ko lang sa inyo yung mga historical na mga places dito. So, meron tayong ditong mga historical places, mga langga. So, katulad nito, isa ito sa mga historical places na yan, no? Tapos ayun, isang ano yon, school yon, mga langga, school yon. So, ito, may sila. So, yung mga story kasi dito eh. So, ayan. Yeah, pinipicture nila yung fountain and jam. So, sana maabot ko itong 13 minutes at may oras pa naman ako. This is the place of Rostock. So, mga ganyan. Oscar niyan kasi Holy Week. So, eto. Nakita ko itong matanda na to dati. Buhay pa siya. Tapos, lagi siya nagmumusic. Ngayon, meron na siyang monument. So, ito yung monument niya. Yan siya, si Upa. So, ganun talaga yung damit niya. Wala na siya, kaya ginawa na siyang monument. So, ito, isa to siyang school. Ayan. Ito, school to siya, mga langga.
Nang isa to siya sa mga school. Tapos, pupunta tayo kasi naiikutan to siya dati ng wall. No? So, ayun, meron din silang, parang ano, meron din sila doon na inaano talaga. So, punta tayo dun sa kabila. Siyempre, no, iikutin natin yung mga, ano, dito sa lugar na kung saan na nagstay ako sa Germany. So, ito yung lugar na Rostock. Napakaliit lang na lugar na to, pero tahimik at mababait yung mga tao, no? Mga ano sila. Mga hindi sila judgmental, charot. So, of course, guys, meron tayong mga ganyan-ganyan dyan. May isa pa tayong lugar na kung saan yung ano ng historical din siya. Medyo malayo-layo. Ayun siya. Ayun! Nakikita niyo yun dun sa pinakadulo. Yun yung historical place nila. So, isa rin yun sa mga ano, may na-post na yata ako o may nagawa na yata akong kanyon. Nandun yung mga kanyon na kung saan pag nagigera sila ng mga panahon pa ni Hitler. Yun. Winol yan, nag-wall sila na para hindi mapasukan yung kanilang gobyerno. So of course, pinapakita ko sa inyo yung historical ng Germany or ng Rostock. Kasi mayroong Berlin na wall, meron ditong Rostock wall. So nung panahon na yon, talagang kinlose nila to. No, kasi kumbaga ito yung city nila or downtown area. So eh may mga nag-aaway-away noon sa panahon na yon. So ang ginawa nila, winol nila, pero nung mga ilang dekada na, winasak na nila at ginawa nila ngayong city. So ayun ang story, no. So puntahan natin, may oras pa naman tayo, mga langga. Pero at least makikita nyo yung historical ng Germany or ng Rostock. So ngayon walang pasok kasi Sunday, close kami. Ang open lang dito is of course yung Ostermark, and of course bukod doon open yung mga restaurant and mga kainan. Pero the rest, as you can see, close sila pag Sunday. So Sunday, sarado talaga kahit yung mga H&M, groceries, only restaurant lang yung open. So every Sunday talaga yon. Meron may times naman na meron talagang sales, like nag-o-open sila ng Sunday, pero napaka-seldom yon. Pero ang tawag doon is meron silang, or kami na nag-work, meron kaming double paid. So as you can see, di ba, Sunday, it's close time. Even though na, so ngayon is Sunday, isang pagkabuhay ng Panginoon. Pero dito sa Germany talaga, every Sunday, it's a day off day. Except lang yan sa mga groceries and restaurants or bakeries. They are still open. So this is the mall. Yan na yung Southern Mall. Pero close talaga sila. Diba? Nakikita nyo na close. So, I still have time to vlog. No? Open na yung Starbucks, pero dito kayo dadaan sa kabila. So, ayan guys. Heto na tayo. Malapit na tayo sa tinatawag nating one of the historical places dito sa ano, sa Rostock. So, ayan siya. Pero sa personal yun, napakataas. So, doon dati yun, nakastay yung pinaka ano nila, pinaka pangulo nila. So winol yan. So ewan ko lang kung open, pero merong museum dyan na kung saan makikita mo yun ang ano ng mga Rostock. So ayun guys, bukod doon may mga, alam mo, lahat ng mga monument nila dito or whatever is may mga kwento to, may mga kwento siya. Kaya nga sa mga bawat monumento nila na alam nilang hero o binibigyan nila ng halaga is ginagawa na nilang monumento. Like this one, that nung kahawa na kita ko yung matanda, eto rin yung bata na to. So ayan, may mga stories ang every monument nila. So ayun guys, marami pa tayo dito makikita. And of course, ayan yung Krupel nila tour. Ito ang tinatawag nilang Krupel nila tour.
stosin na ba? Parang mali yan yung tingin ko. So, ayun yung dati kong trabaho, yung Motel One. So, ito yung ating Group Manila tour. So, ayan guys, meron pa tayong 3 minutes para ikutin. So, may mga kanya-kanyang kwento ang bawat sulok ng Group Manila tour dito. So, as you can see, yan ang pinaka Group Manila tour, kaya tinawag yan kasi yan ang pinakamataas nila, parang tour. Sa Rostock, meron silang Berlina tour na tinatawag. So, last pa to, papakita natin dito sa kabila. Mabuti nagpa-winter yaki ako kasi ang lamig pa rin talaga. So, ayan, may mga monument sila, nakikita nyo, ayan. May, bawat monumento yan, may mga kwento. So, ayun. Sirado yun. Yan ang dati ko trabaho din ng Pizza Hut. So, ayan. Ngayon, ako na may-ari ng Katitsi. Charot. Ayan yung Katitsi. So, eto pa, yung isa pa tong monument, no? Na ginawa nila. So, kung pupunta ka ng Rostock, ito lang talaga yung talagang mapupuntahan mo. Isang mall lang. Meron namang mall sa iba, pero parang ano din. So, I'm happy and I'm still blessed to have a wonderful place like this, no? Hindi siya, yan yung mga tao, no? Na one of the, may kwento rin yan. No, nagsasama-sama sila mga babae. May mga fountain to eh, pagdating ng ano, may mga tubig-tubig dyan na lumalabas. So, ayan. Tapos yan ang Radisson Hotel. Ayan yung place ng Rostock. And of course, nandun yung canyon. Malayo-malayo pa siya. So, nakita nyo naman yun sa last ko na na vlog. So, ayan guys. Pinakita ko na sa inyo yung mga beautiful places dito sa aking lugar na kung saan ako na tumitira. I hope na nag-enjoy kayo. And marami pa tayong lugar na tutuklasin dito sa Germany. Even though dito sa lugar na tinitirahan ko. And of course, thank you sa lahat na nanood. Happy Ostern or Happy Holowick, Happy Ramadan. God is good all the time. And all the time, God is good. Napakabuti ng Diyos, kaya wala tayong rason para hindi tayo magpasalamat dahil sa bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos is talagang it's a very good day for us na buhay tayo. So we have still reason to smile. And thank you so much. And God bless everyone. This is your host, Nikki Pal. Sabing laban lang. God bless. And see you again for my next 3 years. Spread love. Bye-bye.